sa paanan ng bulubundoking bahagi ng Zambales, matatagpuan ang isang komunidad ng mga katutubong aita. Simple man, masaya at tahimik ang kanilang pamumuhay. Ang pamilya ng 48 anyos na si Ginang Agustina Bulatao, matiwasay na naninirahan sa Sityo Bakuli, Barangay Cadmang, Cabangan, Zambales. Ang biyaya ng lupa, ang pangunahing pinagkukunan nila ng kabuhayan. Sa inyo. Ibaba ko pa ito sa bayan para maagang matapos. Pagina, tatapos ko na yung pag-aani ko. Para bukas ng umaga, may madala ko ulit sa palingki. Oh, sige. Paano kami lang? Nagtatanim kami ng sarili namin gulay. Maaga kayong matapos. Yung po ang itatikin ng dilim. Sige, sige. Bayan, araw-araw po yan, wala po akong hintong magtinda ng gulay. Kung wala po akong maibaba na gulay, aangkat na lang po ako ng gulay para lang po kakain yung mga anak ko. Sa hamon ng buhay, ang anak niyang si Bobby ang kanyang katuwang. Naibuti na padaan kayo. Oo na. Kumain na po ba kayo? May sumat po akong dala dito. Naku anak, mas kailangan mo yan. Maghapon kang nagtatanim. Nakikiu pa lang po siya kuminsan na magbunot ng ano po, yung kagaya ng sapalay, nakikitanim, ganun po. Ang 26 anyos na si Bobby Bulatao, mabait na anak at matulungin kapatid. Ayon pa nga sa kanyang nanay na si Ginang Agustina, siya na raw ang tumatayong haligi ng kanilang pamilya. Siya na po nang tumutulong at nagpapaaral po siya. Ilan po ang pinaparal niya? Tatlo. Pero ang pangarap na binubuo ng binata para sa kanyang mga kapamilya, bigla pa lang mabubuwag. Dakong alas 10 ng gabi, nito lamang at 16 ng Pebrero, nagpaalam raw si Bobby sa kanyang nanay. Papasal ko po yung mga baka. May pwede po ba kayo dyan? Ay, meron ako na. Bibili ko lang po kasi ng sigarilyo. Walang kamalay-malay ang ginang na ng gabing yun. Isang malalim na insidente pala ang magaganap. Pasado alas 11 ng gabi, rumisponde ang grupo ni SPO3 Jeffrey Arquero sa Sityo Bakuli, Barangay Cadmang, Cabangan, Zambales. Sa lugar, inabutan ng grupo ang isang lalaking halos wala ng buhay. Nakahiga po siya. May tama sa ulo. Huminga pa po siya pero pa konti-konti na lang. Bukod sa kanya, isang lalaki pa ang kanilang dinatnang malubha naman ang kalagayan. Narinig po namin na umuungol at humingi ng tulong. Nakatagilid ma'am siya, tinawakan niya yung kanyang tiyan. One, two, three! Ang dalawa agad namang isinugod sa ospital. Ng mga sandaling iyon, di naman raw maintindihan ni Aling Agustina ang kabanga nararamdaman. May mga dumating na tanod. Agos-agos gumising ka dyan at yung anak mo, puntahan mo yung sa ospital. Tara! Noong umaasa pa raw ang ginang, nasanay mali ang balita. Aden! My God! Balikan na nila! Nasa ospital si Bobby! Bobby nasa ospital! Andun sa ospital si Bobby! Pero pagdating sa ospital, nanlumo siya sa kanilang dinatnan. Pagdating ko po, nakatalukbong na siya ng kumot. Tapos nung nakatalukbong na po siya ng kumot, hindi ko na po mapigilan ang dibdib ko na talagang humagulgol po ako ng iyak doon. Ano anak ko, anong nangyari sa iyo? Bakit ganito? Nagpapaalam ka lang sa akin na may puntahan ka. Tapos ganito, nakita, nakatalukbong ka na ng kumot na para kang aso na inano lang. Sa post-mortem examination ng medical legal officer na si Dr. Randolph Moselina ng President Ramon Magsaysay Memorial Hospital, isang tama ng bala sa ulo ang direktang ikinamatay ni Bobby. Samantala, nung ituluyan na rin natukoy ang pagkakakilanlan ng ikalawang biktima at siya ay si Dennis Melon, pinsan ni Bobby. Ng mga panahong iyon, malubha ang kalagayan ni Dennis dahil sa isang tama ng bala sa katawan. Isa ang patay, isa ang malubha ang kalagayan. Ang mga biktima, pawang kabilang sa mga katutubong aita ng Zambales. Itinuring nilang mahalagang testigo ang isa pang biktima na si Dennis Melon.
ang problema. Kritikal ang kondisyon nito nang dumating sa ospital. Kaya nga, nuuy, di nila ito agad nakuhanan ng pahayag. Sa kabila nito, natukoy naman ng mga pulis na di lamang pala si Bobby Bulatao at Dennis Melon ang magkasama nung gabing maganap ang krimen. Nag-follow up po kami ng operation para makita kung sino man. Magtanong na rin, mag-conduct na rin po ng follow-up investigation regarding doon sa insidente. At yun po, yung dalawang kasama nila, nagbigay po sila ng statement sa laysay. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap si Rudy Melon sa harap ng aming kamera. Inilahad niya ang version niya ng pangyayari noong gabing maganap ang krimen. Ayon kay Rudy, kasama raw niya ng gabing iyon ang mga pinsang sina Bobby Bulatao at Eric Palinlin. Nuuy, sinusundan raw nila ang kapatid niyang si Dennis upang kausapin at damayan sa pinagdaraanan nitong problema. Ang kasama kong sumunod kay kuya ko, sila Eric Palinlin po, tapos si Bobby Bulatao. Sinundan po namin si kuya ko dahil nag-less po papuntang baryo. Nung gabi yun, parang nagkakalang mapapasabak pala sila sa matinding bulo. Nung tumapat po kami sa bahay ni Julius de la Cruz, inabol po kami ng aso niya, nang sunggab po kagad yung aso niya. Nung gumawa rin ng paraan ang kanyang pinsan para maitaboy ang nagnanggap na aso. Maanggap yung aso niya, binato po ni Eric Palinlin. Pero sa halip na maitaboy, lalo pang nakalit ang aso. Sa puntong iyon, isang lalaki raw ang uuwi, galit na galit na lumabas ng bahay. Hindi po namin namalayan, agad lumabas sa kanyang bahay na may hawak na itak. Tapos po lumapit siya sa amin at biglang tinaga si Kuya Dennis. Mabuti na lamang, naiwasan raw ni Dennis ang pagtaga ng tila nag-aamok na lalaki. Masip yung, ano, yung itak. Upang ipagtanggol ang kanilang sarili, si Eric gumawa ng bato na ipinukul sa mama. Babariling ko kayo! Sa puntong iyon, inakala raw nila na tapos na ang komosyon. Pero mas matindi pa umano ang sumunod na pangyayari. So agad siyang bumalik din ang bahay niya. Sa pagbabalik ng lalaki, mas magiging mapanganib raw ito. Kumuha po siya ng baril. Nung nakita po namin na may dala siyang baril, natakot na po kami. Tumakbo na po kami. Mabilis nga raw na nakatakbo sina Rudy at Eric. Hindi na nila namalayang na iwan pala nila sina Bobby at Dennis. Ilang saglit pa. Tara, dali! Hindi pa po kami nakakalaw. May narinig kaming limang beses ng putok na sunod-sunod. Natakot na po kami. Nakausap namin si Dennis sa pamamagitan ng cellphone interview. Iginiit niya sa amin na totoong hinabol sila ng taga na matandang lalaki. Bigla po kami minura. Sabi niya, binato niyo yung aso ko. Sabi niya, wala po akong alam dyan. Sabi ko, pagbalik niya po, kima niya yung baril niya. Noong mga panong iyon, ay nakatakbo na nga ang kapatid niyang si Rudy at minsang si Eric. Susunod na rin daw sana sila ni Bobby Bulatao. Pero sa kasamang palad, agad ding inabutan ng matanda si Bobby. Nabaril na po yung pinsang ko. Tinamaan na po sa ulo. Nang mga sandaling iyon, nais ng tulungan ng pinsan. Pero dahil sa takot, ay hinintan niyang makaalis muna ang lalaki. Pinikikiramdaman ko po, wala na. Pinuntaan ko po yung pinsan ko at niyakap ko po. Ang pagkayakap ko po sa pinsan ko, tumiyak na po ako. Di raw inakala ni Dennis na nuuwi. Nasa paligid lamang ang suspect. Bigla po ako aripas po sana ng takbo. Uwi po sa amin at kukuha ng tulong. Nandun na po pala siya. Nakabang na rin po sa akin. Sinipulan niya na lang po ako. Biglang muna rin na lang po ako. Iniwanan niya na ako. Tumay niyo po ako. Matindi rin ang tama na natamo ni Dennis.
Ngunit sinubukan pa rin itong kumilos sa pagbabaka sakaling may makakakita sa kanila. Gapang na lang po ako. Paikot-ikot na lang po ako. Hindi ko na po alam kung ano. Parang ano na po yung wala na po akong mahihinga. Ang ginawa ko na lang po umano po ako ng dahon ng talahib bago lupa, kinain ko po. Bago yung sukat ko po dahil na ano ko po yung dugo ko po na bumubulwak eh. Akala ko po katapusan ko na yun. Bahala na po ako Panginoon kung mabuhay pa po. Basta po anong-ano nyo na lang po ako, alagaan nyo na lang anak ko at asawa ko. Tulungan nyo po kami! Mabuti na lamang, isang tricycle ang napadaan sa kanilang kinaroroonan. Ang sigaw ko po eh, tulungan nyo ako at may tama ako. Nagkita, hihingin ako ng tulong. Sa puntong yun, rumisponde na nga ang Cabangan Zambales Police. Samantala, dahil sa salaysay ni Rudy at Dennis, tuluyan na nga nakilala ang lalaking di umano'y bumarin sa kanila. Ito po yung si Julius de la Cruz, ma'am, na suspect po natin. Siya po yung tinuturo ng dalawang witness at the same time yung may tama po sa tiyan. Dahil siya po yung nakilala niyo nung gabi na yun. 55 years old po si Julius de la Cruz. Sa kanya rin po yung bahay, sa kanya rin po yung alaga din po niya yung aso. Meron na ba tayo dito sa parang kaso na? Magandang umaga po, sir. Sa di naasahan, kinabukasan, kusang loob na sumuko ang suspect. Nakita po namin si yung suspect po si Julius na dala po niya yung kanyang barrel na nakalagay sa holster. At doon po, impromptu po, naresta po namin siya at nag-voluntary surrender po siya. Gayunman, hindi ito nagkomento pa tungkol sa kinasasangkotang kaso. Ngayon, dalawang asunto ang kinakaharap na kaso ng 55 anyos na si Julius de la Cruz. Ang kinakaharap po ng kaso ng suspect ay homicide at frustrated homicide noon. Sa joint resolution na inilabas ng piskalya ng Iba Zambales, inaprubahan ng Deputy Provincial Prosecutor na si Emeline Katoliko ang isinampang kaso. Bagay na ikinalungkot ng mga katutubong ita, hindi daw kasi sila kumbinsido na homicide lamang ang nangyari. Feeling po namin parang hindi nila kami tinitignan ng mga batas dahil porque ita kami, karapatan ng tao na may batas. Tao ka nga ay may batas kay. Di umano sapat ang batayan upang isang pangkasong murder. Kaya po naging homicide, nakita po natin na nagkaroon po sila ng argument at wala naman po treachery na nangyari. Para rin sa patas na pamamahayag, sinubukan din naming hinga ng pahayag ang nakakulong na suspect. Gayunman, tumanggi na itong humarap sa kamera at mananatiling tahimik hanggat hindi pa dinidinig ang kaso. Sana maghabang buhay na makulong. Makulong yan, sabi ko. Dahil kung ano yung ginawa sa'yo, sabi kong ganun. Pagdudusahan nila, may Diyos at may batas na huhusga sa kanila. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.